guys, ayan, uy, natanggal. Sabay, sabay. Ayan, guys, welcome na naman sa panibagong YouTube video, guys. Oh. Andito ulit tayo ngayon sa HYX Enterprise para sa panibagong na naman bike check video. So, ayan, guys, nakikita nyo, meron tayo ditong dalawang RUIJUE sa kayon. So, guys, yung kulay green na yan, meron na tayong bike check niyan. So, yan yung naka 10-speed at naka square tapered na crankset. Ayan. So, ito naman, ang iba bike check natin ngayon ay RUIJUE upgraded version nun. Ayan. Kung 10-speed yun, ito 11-speed. Kung square tapered yun, ito hollow tech. Oh, di ba? Upgraded version. Ayan. So, magbabike check tayo ng RUIJUE mountain bike. Ayan. So, wala akong nakikita. Oh, natatanggal ang ating nose mask. Ayan, okay lang matanggal to. Wala naman tao kasi dito eh. Ako lang mag-isa. Ayan. So, walang model, guys. Walang model ng RUIJUE natin. Ayan, oh. Oh, di ba? So, wala na tayong intro, guys. Pa-support ng aking YouTube channel, guys. Please, don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue at magkaroon tayo ng budget pambili ng GoPro para ma-improve natin ang video quality ng ating pagbabike check. So, hanggang... Muntik na ako magpaalam. Ayan, diretso tayo guys sa bike check video na itong napakagandang entry level pero budget meal. Ayan, no? So game changer itong RUIJUE na to. Ayan, game changer to pagdating sa price ng mga bike. Ayan, so tara, samahan niyo ako. Guys, oh, napakaganda nito, game changer na RUIJUE mountain bike. So meron nga pala to sigurong 27.5 saka 29 kasi may nakalagay dito, guys, oh. Ayan. So available siguro to sa 27 at 29er. 'Yon. Pero palagay ko, guys, 29 tong ating iba bike check ngayon at sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Ayan, kung makikita mo, guys, oh, ang ating frame ay kulay gray. So, matte yan, matte. Hindi yan science. Hindi yan English. Matte yan. Na naka-internal cable routing. Yan, dalawa. Dalawa yung internal niya. Yung isa nandito sa labas, sa ilalim ng down tube. Ayan, no? Kung makikita mo, naka-long distance relationship. Oh, hindi pala. Mahaba ang relasyon ng dalawa. Ayan, hindi yan maghihiwalay. Forever na silang magkasama. Si top tube at saka si down tube. May kasamang ay... May maraming pagkakahinang dito sa kanyang top tube. Ayan, dami, guys, oh. Oh, 'di ba? At ang kanyang head tube ay tingnan natin kung straight ba o kanyang tapered. So straight ang kanyang head tube na may logo ng RUIJUE. Pag kinapamo to, pintura ang makakapamo. Ayan, oh, matte yan, na matte. Oh, 'di ba? Tapos may lining na red. 'Yun, oh, para tayo ng ano rito. Yan, haba ng lining. Ito pa ikot, ito padiretsong gandun. Yan. At dito sa down, sa top tube, may makikita ka ditong RUIJUE. Pintura pa rin 'yan, mga guys, oh. Pintura sa ilalim 'yan ng top tube. May makikita kang new fashion the bike. Ano 'to, nagpa-fashion show? Not may 27.5 but 29. Yung kanyang line dito, mahaba hanggang 60 haba, oh. Sa ibabaw ng top tube, may makikita kang RUIJUE. Pag kinapa mo to, pintura pa rin yan na matte finish. Yun lang, walang warning. At dito sa kanyang top tube, ay, seat tube pala. Nag-enjoy tayo, guys, sa ating anong pagsasalita. Dito sa kanyang seat tube, may makikita kang RJE mountain bike. So, pinaiksing RUIJUE yan na may lining na black.
Ayan. Na may series, ano to? MTB, system forming. Ayan, oh. Ah, kuha tayo ng medida. Susukatin natin ang size ng ating top tube. Ayan na, guys. Sinukat ko na ang seat tube niya. Ang sukat niya ay 16 inches. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, yan ay medium. O, diba? Okay. Dito tayo sa kanyang down tube. May makikita ka pa rin dyang RUIJUE eh. Pag kinapa mo, matte finish pa rin yan. Dito sa ilalim, flat yan. No? Sa mga may hilig sa flat dyan. At dito pa curve na yan. O, diba? Na may nakalagay pa rin na RJE mountain bike at doon may R. Okay? At pa-bend siya dito, guys. O, makikita mo, pa-bend yan. At meron siya ditong lalagyanan ng beer. O, di ba? May lalagyanan ng beer. So, tagay-tagay na lang pag nagkasalubong tayo. At dito tayo ngayon sa kanyang seat stay. Sa seat stay niya, wala kang makikitang design. Simple lang siya, guys, pero meron siyang bridge dito. Diyan mo ilalagay kung maglalagay ka ng tapaludo. At dito ang kanyang dugtungan para punta sa dropout. At yun, no, meron din dito ang dugtungan sa kanyang chainstay. At sexy pag tiningnan mo sa ibabaw. Ang kita mo naman may hulma dito at doon. So palagay ko, guys, ito para to kapag maglalagay ka ng 3x. So may space pa dito para sa 24 teeth na chainring. At meron din dyang bridge para sa tapaludo. At may stopper ka kung gusto mong maglagay ng FD. Ayan, clamp type tayo, guys, clamp type. Ayan, oh. Aha. At internal, ayan, oh. Ganda nito, guys. At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya ay made of alloy na yung crown niya dito, ayan, oh. At meron siyang manual lockout, ayan, oh. Close, open. At meron din siyang preload na hanggang ngayon ay di ko alam para saan. At 100mm na travel ng stanchion. At ang kanyang lower at arc ay gawa rin sa bakal. Kung hindi ako nagkakamali, pakitama na lang ako na may tatak na RUIJUE. Ayan, oh. O, diba? At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya ay, ayun, ang hubs niya ay RTRS ang tatak na may ano to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang kanyang butas na sealed bearing na siya. Guys, ang ganda, sealed bearing. Oh. So, iilan lang ang nakikita ko na budget bike na sealed bearing na naka-quick release pa. Oh, diba? Ang ganda. At ang kanyang spokes ay gawa sa bakal at double wall rim na gawa rin sa alloy. Ayan, nawala akong makitang tatak. So tatatakan natin ng tatakbuhin. At ang gulong niya ay size 29x2.3. Malapad na ang ating gulong. So pwede na ito sa light trail. So wala akong ayun ang tatak niya, guys. Baulin. Bahala na kayo, guys, kung anong basa ninyo dyan. Paki-comment na lang. At dito sa likod, ang hubs niya ay ganun din, na RTRS na made of alloy. Kung hindi ako nagkakamali, 36 holes din ang ating hubs na naka-quick release. Ang ating spokes ay gawa sa bakal. Ayun, oh. At ang ating rims ay double wall alloy. Ayan, ang walang tatak. Walang tatak. Kaya lalagyan natin yan, tatakbuhin. At ang gulong niya ay 29x2.35 na ang tatak ay hindi ko mabasa. Pa-comment na lang, guys, kung anong basa ninyo dyan. Balon ba to or ba yun? Yun, basta yun na yun. At dito naman sa kanyang cogs. Oha, ang dami nung kanya. Ang bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 speed ang ating cogs. Ayan, oh. At ang kanyang teeth ay 11 to 40. Yan, sinilip ko na yan kanina, guys. At ang kanyang cogs ay gawa yata ni skillful yata to, guys. Ayan, skillful.
kung hindi ako nagkakamali, skillful yan. At dito sa kanyang RD ay gawa ni L2A9 na 11 speed. Ang ganda nito guys, na naka-long cage yata to kung hindi ako nagkakamali, na may nakatatak na 11 speed at standard size ang kanyang pulley. So hindi yan standard electric fan. Ang kanyang kadena, ano ang tatak? Ang kadena niya ay Z8C RX-S11. Yan, oh, hindi ko alam kung ano yan. Okay? At ang kanyang crank, ang ganda guys. Oh, ang crank niya ay aluminum na naka-halotech na. Nagawa yan ni Solane Husak, na Aris yata ito. Ayan, na ang sukat ay 170 millimeter. Malapad na ang ating crank arm. Ang ating chain bolt, may apat yaan na kulay silver. At ang kanyang chain ring ay narrow wide na 34 teeth. Nagawa yan sa aluminum alloy. Ang ganda. So, meron siyang pasukan, wala siyang labasan. Ayun, oh. Walang lagusan, di ba? Ang ganda. At dito sa kanyang seat clamp, made of alloy na rin yan. At ang kanyang seat post ay gawa rin sa alloy na wala akong makitang tatak. At ang sukat niya ay 31.6 by 285 mm. So 31.6 ang taba ng ating seat post. At ang haba naman niya ay 285. So maiksi lang siya kumpara sa iba. At ang kanyang upuan ay may tatak na abiya, mahaba, mataba at malambot ang ating upuan. Meron ditong kanal daanan niya ng ihi mo pag naiihi ka na. At meron ditong hiwa daanan naman yan ng utot mo, di ba? At manipis ang kanyang pisngi rito, lapat yan sa puwit mo. Oh, di ba? Ayun, oh. Oh, yan. Lapat yan. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. Yan, oh. Kung makikita nyo guys, may tatak yan na abiya. Pati ang kanyang stem, may tatak na abiya. Sinukat ko yan kanina. 730 ang haba. Oh, haba, oh. Malapit na siya sa kanyang upuan. At naka-high-rise pa yata ang ating handlebar. At made of alloy, yung dalawa na yan. Ito nga pala ang ating hydraulic brakes na gawa ni DIY Island. Ah, yan, ganda oh. DIY Island, pati sa kabila. So, meron siya ditong adjustment. Ayan. At ang ating shifter ay gawa pa rin yan ni L2A9. Ayan, naalala ko ang mga singer na A1 na may indicator na 1511. Sa kabila, wala dahil tayo ay naka 1x lang. Ang ating handle grip ay malambot na dahil meron ditong mga grills. Ayan, oh. At meron siyang lock na dalawa. Ayan, isa, dalawa. Ayan, oh, may lock yan, allen yan. At dito sa dulo, meron tayong end cap na rubber. Ayan. So, pwede kayo magpalit ng aluminum kung gusto nyo at kung may pera kayo. At ito punta guys, tayo ang kabila ng ating bike. So, makikita mo dito ang kanyang brake caliper. Naka-hydraulics yan. May nakalagay na mineral oil. So, may bilog dito at may sungay dun na naka-post mount ang ating caliper. At ang ating rotor ay 160 mm. Wala akong makitang tatak, kaya lalagyan natin yan ng tatakbuhin. At meron tayo ditong side stand para maitayo ang ating bike kung saan saan. Ito ang kanyang adjustment kung mataas o mababa. At syempre sa kabila, meron ding caliper na naka-IS mount. Okay? At dito 160 mm din ang ating rotor na tatakbuhin. At ito naman ang ating kabilang side ng ating crank. Ito ang kanyang crank arm na gawa ni Solane Usak. Ano to? Solane Arrest. At ito ang kanyang pamihit para dito sa cover. Ayun, no, pamihit yan. O, pihit natin. Subukan natin. Pihit. O, diba? O, kung gusto mong mag-upgrade, bili ka ng aluminum. O, ayan. At ang kanyang pedal ay wide na
na aluminum at ball bearing pa. Yun, ang ganda nito guys, promise. Ayan, no? At tingnan natin kung saan dumaan ang mga kable. So, bakante to dahil tayo ay naka 1x. Itong kable na to ay para sa preno at doon dumaan. At itong kable ay ang kanyang RD. So, may butas dyan. So, kung ako ang bibili ng bike na to, ito ililipat ko doon. At dito lalabas. At diretso doon. Ayan, no? At silyapan natin uli. Ang ganda na itong RUIJUE. Ayan guys, ang ating bike check video ng RUIJUE mountain bike. Ayan guys, pa-comment na lang sa inyo kung okay ba yung ginawa nating pagsasalita. May napanood kasi ako doon sa Facebook na ganun pagsasalita. Nakalimutan ko na yung pagsasalita na noon. Ayan, baliktasan yata yun. Hindi ako nagkakamali guys. Ayan, no? Anyway, kung nagustuhan niyo yung video. By the way guys, surprise nga pala nito. Direkta na lang kayo makipag-ugnayan sa HYX Enterprise. Ilalagay ko sa description guys yung kanilang Facebook link at contact number para matawagan nyo sila. Ayan. At kung nagustuhan nyo ang video na to guys, huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa bike na to at doon sa paraan natin ng pagsasalita. So kung nagustuhan nyo, siguro uulitin natin yun. Ayan, nakakapagod nga lang. Ayan. So yan, pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo. Marami pa tayong bike check na gagawin at marami tayong bike shop na pupuntahan. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you, bye bye. Babush. Ayan, sarap matulog dito guys, so promise. Daming bike.